ang barkong nagsagawa ng isa sa pinakamahalagang misyon sa kasaysayan at masasabing isa sa dahilan ng pagsuko ng Japan. Bakit nga ba sinapit ng mga kru nito ang matinding kalbaryo sa karagatan na sakop ng Pilipinas? Ano ang istorya sa tinuturing pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng US Navy? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Noong 1945, pinalubog ng isang submarine ng Japanese Navy na 158 ang barkong pandigma ng Estados Unidos na USS Indianapolis, pasado alas 12:15 ng hating gabi sa oras sa Pilipinas. Dalawang torpedo ng 158 ang tumama sa starboard o kanang gilid ng barko at makalipas ang 12 minuto ay tumagilid ang barko. Umangat ang likurang bahagi nito at tuluyang nilamon ng karagatang bahagi ng Pilipinas. Ngunit dito pa lamang magsisimula ang kalbaryo ng mga crew ng USS Indianapolis. Dahil sa loob ng 5 araw na palutang-lutang sa dagat na walang makain at mainom, ang mga crew ng USS Indianapolis ay napilitan silang uminom ng tubig alat na lalong nagresulta ng dehydration. At ang mas malala ay inatake pa sila ng mga pating at ilan din sa kanila ang unti-unting namatay sa sobrang init ng sikat ng araw at pagkababad sa malamig na tubig dagat. May mga ibang hindi kinayang ilang araw na hirap sa gitna ng karagatan dahilan ng kanilang pagpapakamatay. Hanggang noong August 2, 1945, namataan ng anti-submarine ng eroplano ng US Navy ang mga palutang-lutang na crew na lumubog na barko. Dahil dito, ikinasa ang rescue operation sa mga nakaligtas sa paglubog ng Indianapolis. Hinatay ang 300 crew ng barko ang sinawing palad na lumubog kasabay ng paglubog ng Indianapolis, habang nasa mahigit 900 katao ang nagpalutang-lutang sa dagat. Ang US Navy noong mga araw na iyon ay walang kaalam-alam sa trahedyang sinapit ng Indianapolis na inaakala nilang nakarating ito sa lalawigan ng Leyte sa Pilipinas. Gayunpaman, inilihim mula sa publiko ang trahedyang sinapit ng Indianapolis hanggang noong August 15, 1945. Isinakdal sa hukumang militar ang kapitan ng Indianapolis na si Charles McVeigh III para sa pagkabigo nito ng pagdeklara ng abandoned ship sa oras ng paglubog ng barko at hindi nito paglalayag ng sigsag para maiwasan ang pag-atake ng submarine. Nahatulang may sala si Kapitan McVeigh III at noong 1968 ay nagpakamatay siya sa edad na 70. Pero may ilan sa mga nabuhay na crew ng Indianapolis na pinaniniwalaan na ginamit lang na palusot ang pagkakamali ni Kapitan McVeigh III para mapagtakpan ang matagal na pagliligtas sa kanila ng US Navy. July 16, 1945, nang naatasan ng Indianapolis ng isang sikretong misyon at umalis sa San Francisco, California, dala ang uranium na kailangan sa pagbubuo ng atomic bomb na nakatakdang ihulog sa Hiroshima. July 26, 1945, nang ibinaba ng Indianapolis ang mga delikadong kargamento nito sa isla ng Tinian at saka naglayag papunta sa US Military Headquarters sa Leyte para makipagtagpo sa USS Idaho at makapaghanda para sa nakatakdang pagsalakay sa mainland Japan. Ang paglubog ng USS Indianapolis ang itinuturing na pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng US Navy. August 19, 2017, nang nahanap ng research vessel ni Paul Allen na RB Petrel ang wreckage ng USS Indianapolis sa karagatang sakop ng dagat ng Pilipinas sa ilalim na 5,500 meters.